Welcome back! Well, sana may boses, may audio na naman. Namumblema po ito talaga tayo pagdating sa audio, mga kaldab. Pero nakita nyo naman, ito mga kaldab, para kung sakasakaling hindi nyo naman po napakinggan yung sinabi ni Tatay Dab, dito 101%, ibinabalik ko lang po, mga kaldab. Pero bago tayo magsimula sa ating topic, sa pinaka main topic, dito po sa video na to, narinig nyo naman po, o ang sinabi po dito ni Nanay Dab, kita-kita tayo sa binyag. Tapos, dito naman sa pangalawang video, mga kaldab, na kung saan gumagalaw, sinabi niya naman balae. At dito naman po, mga kaldab, sa pangatlo, sinabi niya, isulat mo sa kasal. Well, kasal na. Dito, mga kaldab, may kanya-kanya tayong opinion at reaksyon. Pinapakita ko lang to, mga kalda, para sa mga bulag at bingi sa katotohanan. Sa mga taong, kumbaga, nagsasabing fake news lang po raw tayo. Kumbaga, wala naman daw pong sinasabi si Tatay Dab na mga ganon. Nire-respeto naman po natin yan at ginagalang. Sa akin nga, sabi ko sa dami po ng mga ebidensya at resibo na hawak natin. Sa dami po na magpapatunay. Ito, hindi to, ano ha, National TV. Kumbaga, private event po ito. Kung saan, mga kaaldab, iilangan lang po talaga yung mga taong naandyan. Ito po yung mapagkakatiwalaan at sobrang minamahal nila Tatay Dab at ni Nanay Dab. Kaya lang, may kanya-kanya po tayong opinion, may kanya-kanya po tayong reaksyon. Po ba, may mga bagay-bagay po kasi sa social media na pinalalaki kahit na maliit na issue lang, pinalalaki po nila yung tipong gustong-gustong pag-usapan. Real talk to, mga kaldab. Well, punta na po tayo sa ating pinaka-latest updates. Ito yung nakikita kong rason at dahilan na kung bakit po pala tahimik sina ang kampo ni Richard Folkerson. Base po sa nakuha nating impormasyon, medyo totoo po siguro. Well, hindi pa tayo 100 sure kasi hindi naman po binabalita sa 24 oras, tanging mga website lang, mga article na sinasabing buntis nga po raw si Bea Alonzo. Pero hindi pa po kinukumpirma yan ng GMA, kaya sabi ko nga po sa inyo, hindi pa tayo sure. Pero malakas ang ugong-ugong na totoo po raw yun. Dahil pahinto-hinto nga po raw yung taping ng bago nilang teleserye na sinasabing ang may dahilan nga po raw ay isa si Bea Alonzo. Dahil sa masyadong maselan daw po yung pagbubuntis niya. Real talk to, mga kaldab, sa mga mami, sa mga titas na nagbuntis na mga ganyang edad, lalo na po first baby, comment na lang po kayo kasi mas marami po kayong karanasan at talagang naranasan nyo po yon. Hindi po katulad namin na mga, hindi ko katulad, mga kaldab, kaya nga po bago ako magsalita rito, correct me na lang if I'm wrong, mga kaldab, especially sa mga mamis. Ito yung isa sa dahilan na ginagawa po nila ng pagtakpan para mailihis po yung issue kay Alden Richards nga po daw nila itinutuon na hindi naman po nagre-react yung kampo ni Richard Folkerson Jr. Lalo na po yung mga Alden fanatics. At talagang nakakagulat. Alam nyo kung bakit. Walang post ngayon ang mga Bea fans at yung bago nilang teleserye na kung titignan nyo sa mga admin ng Alden fanatics pa na i-post ng behind the scene taping, yung mga kaganapan, i-set up yung taping, uwian ng mga crew staff, pa-picture kay Tisoy. Wala eh. Sobrang linis, mga kaaldab. Ito yung isa sa dahilan na nakakadismaya po. Kapag kasi may mga fake news, agad-agad binabalita ng 24 oras. Pero ngayon, wala po silang balita, walang update. Talagang sigurado 101% totoo. Hindi po ba? Well, ito yung opinion ko lang. Dahil sabi ko nga po sa inyo, hindi po kasi nagre-react eh.
walang reaksyon ang management. Ibig sabihin, pag walang reaksyon, totoo. Di po ba? Dalawang klase lang naman yan. Ako, mga kaldab, personal sa mga tao hanggang ngayon, eh, hindi pa rin po naniniwala sa ina-update natin. Nare-respeto natin yan. Ginagalang. Hindi naman po ako gagawa lang ng issue para mapag-usapan. Sabi ko nga po sa inyo, ito po yung nakikita ko at isa sa dahilan kung bakit nga po nagkakaroon ng malaking problema ang taping ng bagong teleserye ni Tisoy. Sabi ko nga po sa inyo, maselan nga po daw talaga yung pagbubuntis. Hindi po ba? Uulitin ko yung tipong aalis ka na, tapos bigla magbabago yung isip mo. Hindi po ba? Yung tipong naiinis ka agad sa mga kaeksena mo, yung tipong nagagalit ka ng walang dahilan. Real talk, mga kaaldab, ito yung base lang po sa mga nababasa ko sa social media, sa mga taong nagko-comment, sa mga taong nakakaranas. Sabi ko nga po sa inyo, iimbestiga natin yan ng gusto. At yun nga po yung nakikita kong rason na si Richard Polkerson ang, alam nyo na, at marami po nag-comment, mga kaaldab, na yung pumupunta po sa taping nila na nagpa-picture kay Tisoy, eh wala naman daw pong ganun ang issue. Kumbaga nakita naman po daw nila si Tisoy na malusog. Kumbaga dapat din daw po sila ay nahawa, nagkaroon ng pag-uwi nila. Wala naman daw pong ganun na nangyari. Ito'y base sa mga fans na kumbaga nagko-komento ngayon na siyempre aware din po sila at talagang masasabi mo na magko-quarantine na sila. Pero wala eh. Normal na normal lang po sila. Kumbaga walang kumbaga sintomas. Ako, mga kaaldab, para lang po sa kalaman ng lahat. Kahit maliit na account lang yan, kailangan din po natin tignan, kailangan din natin pansinin. Kasi may mga bagay-bagay na kung sino pa po yung mga maliliit ang account, sila pa po talaga yung nagsasabi na totoo. At yung kung sino pa po yung malalaking account na alam nilang marami silang followers at may share ng gusto, eh sila po yung gumagawa ng fake news. Real talk to, mga kaaldab. Kaya kanya-kanya po tayong opinion at reaksyon. Kung ano sa tingin ninyo, ha, mga kaaldab. Ako, basta pagdating lang po Kalamengke at Tisoy, yun lang po yung ibibigay natin. At doon lang po tayo tututok sa mga update.